taong bayan ay talagang siyang maghuhusga kung sino po talaga ang totoo at sino po talaga ang nagsasabi ng totoo. Mga pagbibintang na po yan ni Maharlika ay talagang yan po ay talagang malinaw na malinaw at sa malinaw pa sa sikat ng araw na yan po ay paninira lang o paninira lang sa ating kasalukuyang administrasyon. Huwag ka na magano. Kailangan magbanat ka ng buto. So, meron lang kaming isang katanungan lang. Siyempre, isang kasagutan lang yung gagawin mo, sir. So, ito kasi, kung alam mo na yung balita, sigurado alam mo na to kasi kumakalat na to eh. Si Maharlika kasi, para kasing pinagbintangan niya. Si FLO, si First Lady, na sangkot daw sa smuggler ng sibuyas. Ano masasabi mo dun? Ang tanong pa lang ay pinagbintangan ay talagang sinasabi natin ay wala pong katotohanan, ano? At ang mga pagbibintang na yan ay talagang isang paninira lamang sa ating mga administrasyon ngayon. At talagang nakikita po nila na ang ating administrasyon, ang ating PBBM ay talagang lalong sumisikat at yan ang kanilang gustong sisirain para sa ganon ay talagang hindi lalong susikat si PBBM. Pero ganon pa man ang taong bayan ay talagang siyang maghuhusga kung sino po talaga ang totoo at sino po talaga ang nagsasabi ng totoo. At yan ang pagbibintang na yan ay talagang maliwanag sa taong bayan na yan ay pagbibintang. At ninira lang sa ating administrasyon. Nakita nyo naman po ang ating PBBM ay talagang namimigay na ng mga pabahay sa ating mga kababayan. Talagang yan po ay hindi niya pinapangako nung siya inag campaign period pa lang ng kanila ng eleksyon, ano yan. At ang kanyang pinanawagan sa ating mga kababayan ay magkaisa lang at para magtutulungan para hindi po tayo mag-away-away. Yun lang po ang kanyang mga pinanawagan ngayon. Pero ngayon ang kanyang mga sinasabi hindi niya sinasabi ay kanyang ginagawa. Kung ano ang mga pinapangako ng ibang mga politiko ay kanyang tinutupad, pabahay. Yung ang mga sinasabi na naman sa mga pagtaas ng produkto ng sibuyas, ayan po ay kagagawan po ng mga oligarko. Yan. At hindi na po yan lingid sa ating kaalaman sa mga Pilipino na ang bawat administrasyon ay may talagang mayroon silang ibabanat o ibabato para masiraan ang ating administrasyon kasalukuyan, ano. At yan ang sibuyas. Ang sibuyas kasi at ng mga produkto, mga pangunahing bili natin sa merkado ay sa ngayon ay hinahawakan po ng mga oligarko at pwede nila po ito ipapamahal o ipapataas ayon sa kagustuhan nila. At ngayon ito po ay unti-unti na pong pinapababa ng ating mga ngayong administrasyon at talagang lalo na dinagdagan pa ng sipag at tiyaga ng ating Super Amy Marcos na para makontra o maibsan ang napakamahal ng presyo ng sibuyas at siya ay nagawa angkat sa iba't ibang mga probinsa sa norte para maipadala lang dito sa ating Metro Manila at ayon para maibsan po ang ating nararanasang mahal ng sibuyas, ano. Sa ngayon ay nakikita ko po sa mga merkado o sa ating merkadong pamilihan ay talagang bumaba na po ang sibuyas. At ang mga pagbibintang na po yan ni Maharlika ay talagang yan po ay talagang malinaw na malinaw at sa malinaw pa sa sikat ng araw na yan po ay paninira lang o paninira lang sa ating kasalukuyang administrasyon. Ayan. At kung kayo po ay talagang maniwala sa kay Maharlika ay talagang po kayo ay talagang hindi po kayo totoong nagmamahal sa ating Pangulong na ating binoto. At talagang lahat ng mga dapat na mga tawag dito na mga ni PBBM ay dapat ating ating suportahan dahil po ating binoto yan. At ibig sabihin pag binoto natin ay ibinigay po natin ang ating tiwala sa kanya. Sir, tanong ko lang,
Bakit kaya naggagalaiti sa galit si Maharlika sa mga Marcoses? Ano bang ginawa ng mga Marcoses sa kanya? Yan, sa totoo lang at wala akong nakitang may ginawa na nakasamaan o kabutihan sa kay Maharlika, no? Wala naman ako nakita na may ginawa. Pero sa palagay ko lang ay talagang dahil po sa hindi siya nailuklok kung kay, sa anong gusto niyang ano tawag dito? Pwesto, baka ganun po ang kaya nang gagalaiti siya. At malaki siguro ang kanyang in-expect o expectation na siya po ay kukunin ng isang gabay niti. Ano? Yun ay yung sa mga immigrant. Yan. Pero hindi po siya ang kinuha. Yan. Baka ganun din po sa aking palagay lang. At hindi din naman po sinasabi ko na siya po ay yun ang talagang tumpak na siya. Yung sa palagay ko lang naman po. Yan. Hindi po nanangahulugan na sinabi ko ay talagang yun talaga. Yan. Sir, sa palagay ko lang yun po. Di ba sabi mo yung abot sa pag-aangkat? Sa tingin mo ba sir, hindi masasagasaan yung mga maliliit natin na farmers dito dyan sa pag-aangkat nila? Yan ang pinaka-dabis na tanong mo, Idol. Ang pag-aangkat kasi sa ibang bansa ay dipindi po yan sa sitwasyon. Yan, dipindi sa sitwasyon. Kung sakali ng ating mga mamamayan na mga magsasaka ay wala pong tinatanim dito na katulad ng sibuyas, halimbawa, ay hindi po mapikwan yan. Pero pag may mga tanim tayo dito, katulad ng palay, mais, mga ganon, tapos mag-aangkat pa tayo, ay maapiktago po ang ating mga magsasaka. Siyempre, dapat, yun ang sinasabi ng ating PBB, na dapat wag natin hayaan na mag-angkat ng mga produkto na katulad ng mga agriculture or pagkain dito. Dahil sustainable naman tayo ng ating mga farmer kung tutusin pagka ito ay ating ano yun lang ng gobyerno, kung baga suportahan lang ng gobyerno. Talagang masustain tayo ng mga farmer natin. Talagang mas mainam na ang mga farmer ay suportahan ng gobyerno. Ako ay isa ding farmer. Yan na talagang hangad ko na suportahan din ng gobyerno ang lahat ng mga farmer para sa ganon ay tayo ay sustainable sa lahat ng mga produkto na mga pagkain dito sa ating masa. Hindi na tayo mag-import kung ano pa yan. Yan. Katulad ng isda, yan. Katulad ng mga galunggong, sinasabi, nag-import pa tayo ng galunggong, nasa napaikutan tayo ng dagat. At ang mga galunggong na mga nabibili natin na na-import o na-import dito ay galing din po sa karagatan natin. Diba? Tayo ay may kunting katamaran lang ang mga Pilipino. Kaya ganun, gusto nila ayuda ng ayuda. Yan na mga sinasabi nila sa mga rally-rally nila, ayuda. Huwag ka na magano. Kailangan magbanat ka ng boto. Huwag yung puro ayuda lang ang puro gusto mo. At yan ang gusto ng mga nagrarally na yan o mga anti-government, yung ayuda dahil sila po ay natamad na. Kaya nagkaroon po ng katamaran po ang ating mga taong bayan o ang ating mga kababayan dahil po sa gusto lang nila ayuda. Gusto lang nila po ay hindi na sila magbanat ng buto. Umaasa lang sa gobyerno. Yun ang mali po sa atin lahat. Aasa lang tayo sa gobyerno. Ano po ba ang magagawa ng gobyerno kung tayo ay aasa lang? Diba? Ang isipin natin, yun ang sinasabi sa Biblia na magbanat ka ng buto at tutulungan ka ng Panginoon. Yan ang ano din sa Biblia, di ba? Hindi ka tutulungan ng Panginoon kapag ikaw po ay patulog-tulog lang at gagayain mo si Juan Tamad na nag-aantay lang ng mahulog ang bayabas sa kanyang bunganga. Yan. Ganun po ang ano. Yung mga nakikibaka na yan ay talagang kayo ay puro na kayo nakikibaka. Pero wala pong patutunguhan yung inyong pakikibaka. Ang gusto lang natin ay talagang sabi ng ating Vice President at ng ating Presidente, magkaisa po tayo, sama-sama tayong babangon muli.